Hi guys! My name is Maynard Castro and welcome to Future Priority Hub. Sa channel na to, i-discuss natin yung mga topics about radiologic technology. So next is photoelectric. So ano kayang difference ito kay Compton? Okay, syempre sa photoelectric effect po, nangyayari naman to guys sa tightly bound electron or sa inner shell electron. So opposite to ni Compton. So sabi dyan, ito naman po guys, low energy photons give up all of its energy ejecting ang inner shell electron. Kanina guys, sa coherent, high energy photons interact with the inner shell, with the outer shell. Then ang mababawas lang sa kanya, portion lang ng energy niya. Okay, pagdating naman kay photoelectric, low energy incident, tapos nag-interact po siya sa inner shell electron. So, ang tendency niyan, guys, okay, what will happen? So, ito pong incident photon, magkakaroon ng total X-ray absorption. Okay? So, what will happen dyan? Okay? So, itong incident photon, ma-ionize niya to. So, yan, it involves ionization. And then, what will happen? So, pag na-ionize na po yung electron, so, wala po tayong mangyayaring scatter radiation. Kasi nga po, ang photoelectric effect, mangyayari po ito kapag po ang incident photon energy is equal to or higher than the electron binding energy. Okay? So, ibig sabihin guys ito, walang sobra na energy para mag-scatter. So, tandaan nyo palagi, nagkakaroon tayo ng scattered radiation kapag sobra-sobra po. Okay? Nagkakaroon tayo ng X-ray, scattered X-rays kapag may extra energy po yung incident photon. Okay, doon, after interaction. Okay, so ibig sabihin guys, dito sa photoelectric effect, sakto lang po. Okay, mangyayari yan kapag sakto lang po yung X-rays or higher. Okay? So pansinin nyo guys, si coherent interaction with the atom, coherent interaction with the outer shell, photoelectric effect, interaction with the inner shell. Okay? So, ayan, result. So, no X-ray scatter. Okay? No X-ray scattering. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, walang excess energy. Okay? So, no po. Meron kang photoelectron. So, itong photoelectron naman, ito yung na-ionize na electron doon sa inner shell. So, kung kanina meron kang Compton electron, ito yung electron na na-ionize sa outer shell. Okay? Pangatlo, total X-ray absorption. So, wala ka dyan scattering. So, kawawa ka naman. Kawawa yan ng pasyente kapag mataas po ang photoelectric effect. Kasi nga po, mataas po ang X-ray absorption. So, ayun, magkakaroon ka guys ng secondary radiation. So, magkakaroon ka kasi ganyan guys ng characteristic X-rays. Ayun, no? Peeling in ng outer shell sa inner shell. So, tandaan palagi yan. So, ibig sabihin guys, meron tayong two characteristic X-rays. Isa nangyayari sa target, pangalawa nangyayari sa pasyente due to photoelectric effect. Okay? So, ano yung energy transfer dyan? Yung incident energy daw natin is equal to, okay, electron binding energy plus electron kinetic energy. Okay, so, ayun po yung mangyayari. Ibig sabihin guys, yung incident energy natin, mahahati lang po sa binding energy at saka sa electron kinetic energy. Okay? So, ano yung condition, ano yung other facts about photoelectric effect? Sabi dyan, predominates in lower energy ranges produced by 40 to 70 kbps. Kasi the lower the kVp values, the higher the absorption. Kasi nga, mas less penetrating ang beam. So, any factors that increase absorption ng radiation, tumataas po ang probability ng photoelectric effect. Then, vice versa, pagdating po kay Compton effect. Okay? So, yan, predominates when high Z elements are introduced. Kakasabi ko lang sa inyo. Okay, pag mga high atomic number elements, mas mataas po ang absorption dyan ng tissue. Okay, kaya tumataas po yung photoelectric effect. And major contributor to patient dose. Ibig sabihin kasi guys, dahil nga total X-ray absorption siya, okay, siya yung mostly na nangyayari. Nagka-contribute sa patient dose. Okay, so kapag pinatay mo yung pinahiga mo yung pasyente sa sa X-ray table and then expose mo siya sa primary beam. Okay? So, yung patient dose na marireceive niya is nanggaling kay photoelectric interaction. Okay? So, yan.
produce fraction of high contrast images. High contrast kasi wala ka lang scatter radiation. Okay, so remember, ang nagpapabangit ang contrast is the scatter radiation. Okay? So ito guys yung features ng photoelectric effect. Opposite lang guys, no? Kay out kay Compton. So kung si Compton outer, ito naman inner. So other term ng inner is tightly bound electrons. Okay? So tingnan niyo guys, sabi ko nga sa inyo nangyayari lang to kapag po ang X-ray energy is just higher. So ibig sabihin equal or higher than the electron binding energy. Okay? So syempre, hindi mangyayari po 'yan kapag hindi kayang i-ionize ng X-ray energy yung electron binding energy. Okay? So, pag tumaas naman daw po ang X-ray energy, so, ang penetration po tataas din. Okay? Same lang po siya. Okay? Tataas ang penetration without tissue interaction. So, anong ibig sabihin niyan? Habang tumataas po ang X-ray energy, si Compton effect bumabagsak. Compton effect bumabagsak. Okay? Si photoelectric effect bumabagsak din. Okay? So, dahil nga po, mas mataas ang penetrability. Si Compton naman po, kaya yan bumabagsak kasi nga po, mas maraming tumatagos, nag-penetrate kesa nag-i-interact with the tissue. Okay? So, ayun yung concept yan. So, nakalagay dito, higher X-ray energy increase penetration through tissue without interaction. So, babagsak talaga yung interaction, Compton interaction at saka photoelectric effect interaction. Then, sabi naman dito guys, pag pinagkukumpara mo yung percentage ng photoelectric sa Compton, sabi ko nga sa inyo guys, kapag tumaas ang X-ray energy, mas nag-dominant po ang Compton kesa photoelectric. That's why, mas less po ang probability ng photoelectric effect kesa sa Compton scattering. Okay? So, now, anong relationship ng energy sa photoelectric effect? Okay, sabi dyan, okay, inversely proportional sa cube ng atomic number. Okay? Ayan po yung relationship niya. So remember guys, sa atomic number, ay sa Compton effect, okay, ang relationship niya kay energy is 1 over E. Kay Compton effect. O, tandaan kay photoelectric effect is 1 over E cube. So, anong ibig sabihin yan? Okay? Habang bumabagsak ang energy, mas nag-dominate po dyan ang photoelectric effect. Okay? So, nakita mo guys, 1 over E cube. Okay? So, habang tumataas ang X-ray energy, pabagsak na pabagsak lalo ang photoelectric effect. Tapos tumataas naman si Compton effect. Okay? Then, pagdating guys sa atomic number, syempre, dependent po ang photoelectric effect sa atomic number. Okay? So, ano sabi dyan? Pag ang atomic number dyan tumaas, so tataas po, okay, ang number of atoms, okay, per cubic, okay, per cube. Yan. Tataas. So, directly proportional sa cube ng atomic number. So, ang mass density po, ganun din. Okay? So, syempre, pag mataas ang atomic number tsaka mass density, mas tataas ang absorption. So, kailangan silang, kaya sila parehas increase. Okay? Parehas increase. Okay? So, anong difference ng Compton sa photoelectric? Ayan. So, tandaan nyo na lang. Si Compton, outer shell. Si photoelectric effect, inner shell. Loosely bound, opposite niya si tightly bound. So, ang photoelectric effect, mangyayari lang yan kapag po ang X-ray energy is higher than or equal to binding energy. Okay? So, nabanggit ko naman na ito guys, lahat ng features na yan. No? Okay? So, ipamilarize nyo na lang po. Okay? Yung comparison nilang dalawa. Okay? So, tingnan nyo ito guys, sa energy 1 over E. Ito naman po 1 over E cube kapag kay photoelectric effect. Okay? Then, tingnan nyo guys, sa atomic number, kay Compton effect, walang effect. Pero sa inyo, sa photoelectric effect, ayan, cube ng atomic number. Okay? So, ayan po. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, I want to think.
Thursday, Friday, Saturday.